Yo, what's up mga kaibigan? Nalilin na tayo magkwentuhan. So first day ng playoffs at unahin muna natin ang first two games sa araw na ito. First game natin ay ang number 4 seed Dallas Mavericks laban sa number 5 seed ng West na Utah Jazz. At malamang alam nyo na nga, out si Luka Doncic sa game na ito. Kaya naman kahit na mas mataas ang pwesto ng Mavs ay dehado sila sa mga talpakan. Ganun pa man, maganda nga ang simula ng Mavs sa game na ito sa pangunguna ni Spencer Dinwiddie at Jalen Bronson. Maalat nga ang shooting ni Donovan Mitchell. 0 points siya sa first quarter on 0 of 5 shooting sa field. Ngunit na natiling dikit ito dahil sa spark off the bench ni Jordan Clarkson. Quick 10 points in 10 minutes nga siya, including ang one-hander na may hang time pa. Tinapos ng Jazz ang first half sa isang 13-4 run upang makuha ang 2-point lead at the end of first half. Parehong hindi maganda ang shooting ng dalawang team. 17 of 42 ang Jazz sa field habang ang Mavs naman ay 17 of 43. 2 of 11 lang din ang Jazz at 3 points at 5 of 17 naman ang Mavs. Nanguna nga si Bojan Bogdanovic with 20 points on 8 of 11 shooting sa field. Sa third quarter naman ay nagsimula nang ang uminit si Donovan Mitchell mga kaibigan. Wala nang magawa si Luka Doncic kundi ang panoorin kung gaano kadesperado ang opensa ng Mavs ngayong wala siya. Ang 23 assists per game ng Mavs noong regular season ay bagsak sa 8 assists lang at the end of third quarter. 8-point lead para sa Jazz patungo sa final 12 minutes ng game at dahil yan sa 19 points si Mitchell sa quarter na ito. Sa fourth quarter naman ay naibaba pa nga ng Dallas Mavericks sa 1 puntos ang lamang ng Jazz with less than 1 minute. Ngunit without a real go-to guy down the stretch of a tight playoff game, bigo ang Mavs na makumpleto ang comeback at nakuha ng Jazz ang panalo sa game 1 sa score ng 99-93. 32 points si Donovan Mitchell at 26 points naman kay Bojan Bogdanovic. Sa Mavs naman ay 24 points si Jalen Bronson at 22 points naman kay Spencer Dinwiddie. Malamang hindi nga nagustuhan ng Jazz na ganito kadikit ang game laban sa Mavs na walang Luka Doncic at Tim Hardaway Jr. Ganun pa man may kasabihan nga tayo na a win is a win. Sa ating second game naman ay number 2 seed Memphis Grizzlies laban sa number 7 seed Minnesota Timberwolves. Excellent start para sa Minnesota. Agad silang gumawa ng 13-point lead. Ngunit binubuhat nga ni Ja Morant ang Memphis. 15 points in 9 minutes on a perfect 5 of 5 shooting sa field. Sa second quarter naman ay nahawakan na nga ng Memphis ang kanilang first lead. Ganun pa man kahit na gumawa nga ng 11 turnovers sa Minnesota sa second quarter, nabaon pa din nila ang 3-point lead sa halftime. Nanguna si Anthony Edwards with 19 points habang sa Memphis naman ay 19 points 5 assists din si Ja Morant. Sa second half naman ay wala talagang sagot ang depensa ng Memphis kay Towns at Edwards. Hindi nga sila makakuha ng momentum dahil sa mainit na opensa ng Timberwolves. At sinubukan pa nga ni Morant na gisingin ng kanyang teammates ngunit nakagawa nga ng mga timely baskets sa Minnesota. At dahil dyan ay tuluyan ng ginulat ng Minnesota ang basketball world at nakuha nila ang panalo sa game 1 sa score na 130-117. 36 points, 6 assists si Anthony Edwards, 29 points, 13 rebounds si Karl Anthony Towns, at 23 points naman si Malik Beasley. Sa Memphis naman ay 32 points, 8 assists si Ja Morant at 24 points naman kay Dillon Brooks. So ayun nga po mga kaibigan ang update sa ating first 2 games. Isusunod naman natin dyan ang remaining 2 games pa sa araw na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!